Magandang araw mga boss, kamusta po kayo dyan? Welcome back po sa ating channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, huwag mo po sana kalilimutang mag-like at subscribe at suporta po para sa ating channel. So for today's video natin mga bossing ay may isi-share po ako sa inyo tungkol dito sa issue nitong Honda PMX Supremo. So ang issue ito ay bibihira naman itong mangyari. I-share ko lang sa inyo para kung sakali na may mangyari sa inyo ganito, possible na po pwede nyo rin siya i-check. So ang problema ng unit na to mga bossing ay napakaingay. So ang ingay niya ay yung malakas na lagipik na nanggagaling dun sa pinakaibabaw ng kanyang head. So syempre ang una natin ginawa dito ay binuksan muna natin yung pinaka tapit cover, yung pinaka cover dyan sa ibabaw na yan. At chinek natin kung bakit maingay. So, nalaman natin at na-check natin na napakalaki na clearance ng intake. So, yung pinaka allowance ng kanyang intake ay napakalaki. So, nakakapagtaka kasi dahil itong unit na ito ay patatlong buwan pa lang ngayon simula nung chinunap natin. So, nakakapagtaka kaya chinek natin ng maigi kung bakit. So, sa pag-check namin, nalaman namin na merong tama yung kanyang mismong rocker arm roller. So, ang ginawa natin dyan, binaklas na muna natin yung pinakaibabaw. Tinanggal natin yung buong rocker arm. So, PMX Supremo, napakadaling tanggalin yan. At isa sa mga gustong-gusto kong baklasin pagka ganyan. Kasi, apakadali. Yan, oh. So, apat na tornilyo lang ay matatanggal mo na yung pinaka buong rocker arm kasama na yung pinaka camshaft. So dito chinek ko yung camshaft kung may tama rin yung bearing. So wala naman siyang tama. At ito, sa pag-check ka, syempre kakalog-kalogin lang natin. At yung tornilyo lang naman na apat ang tinatanggal natin dyan mga bossing para mahugot natin yan. Okay, so at nung natanggal nga natin yung kanyang pinaka rocker arm, so ito yung pinaka rocker arm ng kanyang intake. So nakakapagtaka bakit siya may biglang lumaki yung kanyang clearance. At kung chuchunap lang ulit natin ay babalik lang ulit siya sa dati. Iingay pa lang din siya ulit. So bakit nga ba ganun? So ito mga bossing. So pansinin nyo yung paggalaw ng bearing na yan. Okay? Napakalaki ng clearance yan. So dapat hindi ganyan kalaki ang clearance yan at hindi ganyan lumalaro ng babatas na ganyan. Okay? So, ibig sabihin, sira na yung kanyang bearing at kaya nagkakaroon ng clearance ang kanyang intake at hindi na fit sa tamang sukat ng filler gauge ay dahil sa wala na sa align yung kanyang bearing. So, ang gagawin natin dyan mga bossing ay papalitan na natin siya ng buo. Okay? So, ito yung pyesa na ipapalit natin na original ito from Honda. So, napakatagal niya naghanap ng piyesang ito dahil sabi ko nga ay bibihira naman itong masira. So from Rosario ay doon pa siya nakakita ng piyesang ito sa Lipa. Ano? So dahil wala siyang makakitaan niya dito sa amin sa Rosario ay dumayo pa siya ng Lipa para lang makabili ng gantong piyesa. So meron naman siya mabibili sana kaso local nga lang ayaw niya magkabit ng local. So talagang hinanapan niya ng original. Okay, so ang gagawin natin dyan mga bossing ay ikakabit na natin at atin ang bubuhin ulit yung ating makina para matesting na natin. So, kanina haba nag-aantay tayo, syempre matagal tayo nag-aantay, pinansin natin yung unit at nasa 78,000 na. So, nakikita ko naman din na ang unit na ito, kasi dito ito huling nagpagawa. So, hindi niya napacheck yan. Kaya dagdag trabaho na lang or dagdag service na lang para consider na lang din kay customer ay i-check na din natin yung kanyang air cleaner. So apat na bolt lang naman yung tatanggalin, total baklas na rin lang naman yung ibabaw. At ayan, kung mapapansin nyo ay napakadumi ng kanyang air cleaner. So napakakapal ng putik at ng mga gabok. Okay, so simula siguro nung kinuha itong unit na ito ay magpahangga sa ngayon ay hindi pa siya nabubuksan. So ang gagawin natin dyan mga bossing ay papalitan natin ng air cleaner yan. At para
balik ulit natin sa dati ang takbo niya. Kaya pala sabi ni customer ay mahina nang humatak at matakaw pa sa gas. So isa siya sa dahilan kung bakit tumatakaw ang ating unit sa gas kapag madumi na yung ating earth linear. Okay, so balik na natin yan mga bossing at testingin natin yung unit. Yung nasa loob, open na 12. At ayun, problem solved na naman po tayo ulit para dito sa unit na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.